Sa Oplan Pokhang ng gobyerno, 100,000 ng mga drug suspect ang sumuko. Ang problema, saan kaya sila ikukulong? Gayong masahol pa sa lata ng sardinas ang siksikan sa ating mga kulungan, dito man sa Metro Manila o kahit pa sa mga probinsya. Inikot ng ating kabrigadang si Emil Sumangil ang ilan sa mga kulungang ito. Emil, ano ang iyong natuklasan? Jessica, malaimpyerno ang dinaranas ng bawat bilanggo sa mga piitang ating inikutan sa buong Pilipinas. Bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo ang kailangang ilaan ng gobyerno para ma-rehabilitate at maisaayos ang mga piitan sa buong bansa. Ang problema, Emil, tuloy-tuloy itong Oplan Tokhang. May at maya, may sumusuko, may dinadampot, may pinapatay. E paano kaya yon? Kasi kailangan ng mahabang panahon para magtayo ng karagdagang mga kulungan, hindi ba? Kung hindi mabibigyan, Jessica, ng prioridad ng gobyerno na mabigyan ng pondo ang Bureau of Jail Management and Technology para maisaayos sa mga prison facilities sa buong bansa, ilang sektor ng lipunan ang nagbibigay ng mungkahi na kung maaari ma-activate yung iba pang government installation sa buong Pilipinas gaya ng mga kampo ng militar para ma-convert ito bilang mga rehabilitation center at mga detention cell para sa mga sumusukong ating mga kababayang lulong sa illegal na droga. Maraming salamat, Emil. Ang tunay na sitwasyon sa mga kulungan sa ating bansa na masahol pa sa lata ng sardinas, inalam ng ating kabrigadang si Emil Sumangil. Ito ang eksena na bumungad sa akin nung dumalaw ako sa Quezon City Jail Agosto nitong taon. Samot-sari ang inaatupag ng mga inmates dito. May nagugupitan ng buhok, may nagluluto, may nanonood ng TV. Hindi na nakapagtataka na halos bawat sulok ng compound ay okupado ng mga abalang-abalang inmates dahil ang pasilidad na ito na dapat kasi ay pang-800 lamang na puno ng hanggang mahigit 3,000. Isa ang Quezon City Jail sa 28 na detention center sa bansa kung saan itinuturing na problema ang mataas na bilang ng mga residente. At iisa lamang ang congestion o ang pagsikip sa mga suliranin na kinakaharap ng mga bilangguan sa bansa na hindi agad-agad matugunan. Kaya naman minabuti kong bisitahin ang ilan sa ating mga kulungan upang malaman kung ano nga ba ang totoong kalagayan ng ating mga kababayan na nasa loob ng piitan. Hindi nalalayo sa karanasan ng mga taga Quezon City Jail ang idinadaing ng mga detainee dito sa Cardona Municipal Jail sa Rizal. Ang pasilidad na pang 22 lamang ay siya nang pinaghahatian ng mahigit 30 katao. Kaya di maiwasang pati ang iba't ibang sakit sa balat ay kanilang pinaghahati-hatian na rin. Base sa September 2015 na datos ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kabilang ang Quezon City Jail at Cardona Municipal Jail sa 28 na pinakamasikip na kulungan sa bansa. Sa mga rehiyon sa bansa, pinakamataas ang dami ng mga detainee sa NCR sa bilang na 21,246 na mga preso. The present condition, definitely over-congested. Yung problem natin of congestion, matagal na siyang nandyan. Pero aside from congestion, marami pang effect siya. So, matagal kasi yung daloy ng mga kaso. So, mas marami ang pumapasok kaysa sa lumalabas. So, aside from that, may problem din sa budget. Kasi kulang ang personnel na nagmamanage ng jails. Kulang din yung pondo para mabigyan ng decent standard of living ang mga nasa loob. Kaya naman ang hiling ng mga preso sa mga bilanggo ang aking nabisita. Ang amin pong kahilingan sana sa ating pamahalaan na kung po pwede lang po yung amin pong korte ay madagdagan para po mapabilis po ang proseso ng aming hiring. At dito po sa pangulong namin, karamihan po dito ay walang sala at hindi talaga kriminal. At
ang isang problema namin dito, kami ay napakahirap ng hearing namin dahil sa iisa ang judge namin. Sa anim na bayan, isang judge ang naghihiring sa amin sa buong Batangas. Ngunit ang hiling nilang ito, maisa sa katuparan niya ba? Ginagawa na ng paraan yan. One of the procedures made by the Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nag-create siya ng 240 additional drug courts. Ano? Of course, yan ang dumadaming mga kaso. But generally, hindi lang sa drug cases yan, kundi sa lahat ng kaso. Doon sa courts, dapat dalawa kaming partners dyan para mapabilis ang kaso. The part of the judiciary under the Supreme Court at saka sa part ng prosecution under the DOJ. We want an additional 1,000 more prosecutors para talagang bumilis. And also, ganyan din ang problema ng Public Attorney's Office para bumilis lalo yung mga mahihirap nating mga kababayan, dapat dagdagan din ang mga defenders ng Public Attorney's Office. Dinayo ko naman ang isla ng Bantayan sa Cebu upang mabisita ang kalagayan ng kanilang district jail. Inikot ako ni jail warden Manuel de la Peña sa kanilang compound. Maliban sa nagsisiksik ang mga preso, hindi ko inaasahang makita ito. Ang kisame ng isang gusali rito, unti-unti nang nabubulok. Ngunit, mas ikinagulat ko noong malaman ko na ang mga preso dito isinasakay sa tricycle. At itinatawid ng dagat, makarating lang sa Regional Trial Court sa siyudad ng Cebu para sa kanilang mga hearing. What na yung problema mo sa prison transport dito sa Bantayan District Jail? Go ahead, sir. Ang problema natin ay wala tayong one prisoner's van. Okay. Kaya ang ginagawa namin, kung marami ang may hearing, uh-huh, ang ginagamit ko yung professional na multicab. Okay. Tapos pag isa lang o dalawa, ang ginagamit namin yung tricycle ng escort namin. Okay. Ito ba, warden, advisable sa sitwasyon o siyempre, kayo na humagpaniwala? So sa hindi yan advisable. Aha. Kasi dapat personal van talaga ang kwan, ang sasakyan ng inmates kasi bawal yon sa kwan, na personal ang kwan. Yung private vehicle ang gamitin ng kwan pag-transport ng prison. Mahigit kumulang 3-4 milyong piso ang pondo ng BJMP para sa pagsasaayos ng mga luma at pagpapagawa ng bagong mga infrastruktura at pagbili ng iba pang pasilidad na kinakailangan ng mga bilangguan sa bansa. Pero ang halagang natatanggap lamang ng ahensya taon-taon ay nasa 40 milyong piso lamang. Kaya naman, mayroon pa rin talagang mga kulong ang hindi sapat ang natatanggap na tulong pinansyal mula sa kanila. We recognize that we have a problem, no, sa congestion. So, kailangan po na for next year, no, we have to construct bigger jail facilities. Now, our problem for this year, ubos na po yung budget natin to construct or improve our jail facilities. So, kung titingnan natin, malaking pera para for the improvement of our jail facilities. However, based on the computation of the BJMP, yung kailangan nating budget sana, no, to ease the jail congestion is actually 8.4 billion. So masyadong malayo pa rin yung budget na ibibigay ng DBM as compared to the required budget of the BJMP, which is around 8.4 billion. Saan nga ba napupunta ang halos 3 bilyong balance sa naitalagang pondo na sana'y gagamitin sa pagpapaganda ng ating mga bilangguan? Tila nakakadagdag pa sa sintensya ng mga bilanggo natin ang paungulila sa kanilang mga pamilya. Mas masakit dito ay kung tila tuloy na silang nalimutan ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung prolonged imprisonment, nagkakos siya ng intense isolation with the family. So dahil
matagal na nakulong, walang bibisita, feeling nila detached na sila sa pamilya nila, nag-create siya ng intense sadness. Sometimes nagli-lead talaga ng depression. Nagkakaroon sila ng learned helplessness syndrome na parang paglabas nila, may yung stigma na dati silang criminal or may bad record sila, mahirapan na silang pumasok ng trabaho. So, mas lalong nararamdaman nila na wala na silang kakayahan. Tunay ngang makakabuti sa kalagayan ng mga bilanggoong suporta at pagmamahal ng kanilang pamilya habang sila ay nasa piitan. Ngunit, ang talagang makakatulong sa kanila ay ang maisaayos ang mabagal na sistema ng hustisya dito sa bansa at mapabilis ang proseso ng kanilang rehabilitasyon upang makabalik na silang muli sa lipunan.